Mga kwento ni Thelmo. Paalala, ang kwentong ibinabahagi natin tuwing Linggo ay mga remastered. Ibig sabihin, ito ang mga karanasan na ibinahagi na at nailathala na natin dati sa channel na ito. Yun nga lang, hindi pa ganun kaayos ang quality ng audio at narration ng mga panahon na yon. Gusto ko lamang na mas mabigyan ng buhay ang mga karanasan na ito. Kaya, simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay tungkol sa lolo ni Eliseo nung nabubuhay pa. Taong 1980s to 1990, Katiklan, Malay, Aklan. Tawagin natin siyang Lolo Renato, isang albularyo, eksperto sa pakikipagharap sa mga manggagaway o mga mangkukulam na nananakit at kayang magpagaling sa sinaktan nila. Noong mga panahon na ito, ginagawa ito ng mga mangkukulam para kumita. Kunwari, sila ang gagamot sa nakulam nila at maniningil sila ng bayad para mapagaling ito. Si Eliseo ang pinakamatanda sa apo ni Lolo Renato, kaya naging saksi ito sa mga nagawa ng lolo niya. Kapag ka Biyernes Santo ay nagpupuasa ang matanda, mawawala ng isang gabi para manggubat o mamundok. Kasama nito si Eliseo sa pangunguha ng mga ugat-ugat ng puno na dinadasalan niya at inililibing ng Semana Santa para balikan sa susunod na Biyernes Santo. Ito ang nilalagay ni Lolo Renato sa lana o langis niya na ipinupunas niya habang dinadasalan ang mga may sakit o nakukulam. Pero ang pinakanabilib si Eliseo ay ang medalyong sa tornito. Minana niya ang kwintas na ito sa mga ninuno niya umano. Ang medalyon ay galing sa ibang bansa. May mga nakasulat na 5 salita dito na ang bawat salita sumisimbolo sa 5 krus ng mundo. Ang nakakamangha sa mga salita na ito ay kahit balibalik ta rin, ganun pa rin ang pagkakahanay ng mga letra at bawat salita. Ang medalyong ito ay kayang protektahan ng nagsusuot laban sa may mga masasamang balak, mga aswang, mangkukulam, palipadhangin, at manggagaway. May maliit na kubo din si Lolo Renato na malapit sa bahay nila. Doon nangyayari ang mga ritual niya sa mga may sakit. Dahil si Eliseo ang laging alalay nito, ay madami na din itong nasaksihan ng mga ginagamot ng kanyang buting lolo. Isa na dito ay ang batang namagaang maselang bahagi ng katawan niya. Sobrang hindi makalakad ang bata nang dinala ng nanay nito sa matanda. Akala nila nung una, kagagawan ng mga maliliit na lamang lupa ang pamamaga nito. Pero nakailang manggagamot na sila, wala man lang nakapagpagaling dito. Nalaman agad ni Lolo na kagagawan nito ng isang manggagaway o mangkukulam. Bagay na umamin naman ang bata. Pauwi daw ito galing sa school at naisipang mag-shortcut sa palayan at patawid sa ilog. Dumaan ito sa bahay na matandang, sabi nga nila, isang mangkukulam. Dahil pabibo sa mga kasama,
Paulit-ulit niyang binato ang bubungan ng bahay na yon bago sila tumakbo. Ilang beses sinermonan ni Lolo Renato ang bata. Pagkatapos, pinasuot niya dito ang medalyong sator. Pero ang paalala niya, gaya sa ibang ginagamot niya, wag na wag itong hawakan. Kumuha ito ng punyal niya. Isa itong maliit na kutsilyo na gawa sa tanso. Pinahid niya yung lana at langis at itinapat sa maselang bahagi ng bata. Hindi niya ito idinikit pero sobrang lakas umano ng iyak ng bata. Dahil sobrang sakit yung nararamdaman nito na parabang sinasaksak ng kung ano. Nawala ang pamamaga at bago pa man lumabas sa kubo, magaling na ang batang ito. Meron ding karanasan si Eliseo at Lolo Renato. Pinatawag sila isang gabi ng isa nilang kabarangay dahil nagwawala ang anak nito. Kasama si Eliseo, sinadya nila ang bata. Sobrang pawis ito, lupaypay, pero walang tigil ang iyak. Ang mga kapitbahay nila, nandun na para punasan ang bata ng kung anong mga langis at pinahawak pa ng rosaryo. Pagdating ng maglolo sa bahay, nalaman na kaagad ni Lolo Renato na aswang ang may kagagawan ng panghihina nito. Hindi lamang kinatatakutan ng aswang sa pangangain ng tao o lamang loob, kundi may mga samambabarang din ang mga ito. Lalo na mga aswang na matagal nang nakasanayan ang kanilang pagiging aswang. Kaya nilang mag-iwan ng sakit sa kung sino man ang gustuin nila. Gaya ng nakagawian, pinasuot ni Lolo ang kanyang medalyon, pero bawal itong hawakan ng kung sino man. Inutusan ang tatay ng bata na magsiga ng goma sa labas ng bahay. Pagkatapos ay tinanggal ni Lolo ang rosaryo sa batang ito. Ayon kay Lolo, malilito daw ang orasyon at ang medalyon kapag may kasama itong rosaryo. Habang nagdadasal si Lolo, nakarinig sila ng mabibigat na yabag sa taas ng bubungan. Yabag na parang naiirita o hindi mapakali. Alam mo yung yabag kapag mainit ang lupa at wala kang tsinelas. Patuloy ang yabag hanggang sa huminto ito sa kusina ng bahay nila. Doon nila narinig ang kalasan ng mga sanga ng batwan na parabang doon sumampa ang kung sino man ang may-ari ng mabibigat na yabag na iyon. Nagsitahulan ng mga aso sa labas at maya-maya pa nahimasmasan na ang bata. Bilib na bilib si Eliseo sa lolo niya. Sobrang laking tulong nito sa mga taong nangangailangan. Isa pang hindi makalimutan ni Eliseo ay ang kwento sa kanya ng lolo niya nung binata pa ito. Mula kasi nung mapasa kanya ang medalyong sator na iyon, naging bukas ang mga mata nito sa mga bagay na hindi nakikita ng mga ordinaryong tao. Katulad na lamang nung mapadayo sila sa isang piyestahan. Magbabarkada sila noon at sumama sila sa isa pa nilang kaibigan. Sa gitna ng piyesta at pag-i-enjoy nila sa baile o sayawan, hindi maalis ang tingin ni Lolo Renato sa isang matanda na kanina pa hindi maganda ang tingin sa mga kasama niya.
hindi niya pa alam ang kakayahan ng namanang anting-anting noon. Pero nagtataka siya kung bakit sa mga kaibigan lamang niya nakatingin ang matanda at tila siya hindi napapansin. Sobrang tanda na daw ng babaeng ito. Pansin yung kulubot nitong mukha at likod nitong nakakurba na at sa bagal nitong maglakad. Siguro nasa 70 hanggang 80 na ang edad niya. Ang medyo kakaiba lang dito, napakahaba ng buhok nito na abot hanggang baba ng bewang. Nakapaalang ito na naglalakad at para bang sinusundan ang mga kabarkada niya ng tingin. Hindi na niya maalala ang mga pangalan ng kasama niya sa piyesta. Ang tanging pangalan na hindi niya malimutan noon ay si Edgar. Naghiwa-hiwalay sila noon sa peryahan dahil iba-iba ang gustong laruin ng mga kaibigan niya. Nagpa siya silang magkita ng mga alas 5 ng hapon doon sa stage sa likod ng sound system. Wala pang alas 5. Napansin ni Lolo Renato na nandun na si Edgar sa likod kung saan magkikita sila. Kausap nito yung matandang iyon at pansin ni Lolo parang wala sa katinuan ng kasama niya at wala itong pagdadalawang isip na sumama sa matanda. Walang nakakakita nun maliban sa kanya. Ang ginawa ni Lolo Renato, palihim na sinundan nito ang matanda habang sumusunod sa matandang ito, itong si Edgar. Walang wala daw sa katinuan noon yung kaibigan niya na ito. Para bang nahihipnotize ito ng matanda. Patuloy lamang ito na sumusunod. Nakalabas na sila sa proper ng barangay dahil nga dun naputol ang sementadong daan at lubak-lubak na ang tinatahak nila. Puro bukid na lamang ang paligid. Ang maganda sa parte na ito, para bang hindi pa rin siya nakikita o napapansin ng matanda. Kaya maluwag sa pakiramdam ni Lolo ang sundan nito. Nakarating sila sa isang palikuan. Puro kawayanan na sa parting iyon at malayo na din sa mga bahay-bahay. Wala nang kung anong establishmento doon maliban sa isang maliit na kubo na nahulaan niyang bahay na ng matanda. Wala umanong pagdadalawang isip na pumasok ang kaibigan nitong si Edgar sa loob ng bahay. Sumunod naman din si Lolo Renato at dahil sa sarado na ang pinto, sumilip na lamang ito sa may bintana. Nakita niyang nakaupo ang kaibigan niyang si Edgar sa lamesa. Tahimik ito. Maya-maya pa, nakita niyang lumabas ang matanda sa isang pinto at may dala na itong mga mangkok. Narinig niyang nagsalita ang kaibigan niya. Wow! Paborito ko po yung sisig. Napakunot daw ng noo si Lolo Renato noon. Dahil ang sinasabing sisig ni Edgar ay hindi isang sisig sa paningin ni Lolo Renato, kundi tadtad lamang ng karne at punong-puno pa ito ng mga buhok. Dun na hindi nagdalawang isip si Lolo Renato na pumasok sa bahay na ito, bago pa man makain ni Edgar ang hinain ng matanda. Ikinagulat ito ng may-ari ng bahay. Hinatak agad ni Lolo Renato si Edgar na noong oras na yon, parang naalimpungatan at hindi sigurado
kung nasaan siya. Saan tayo, pare? Tanong pa nito. Pero hindi na kailangan pang sumagot ni Lolo Renato noon. Dahil paglingon umano nila kung saan nakatayo ang matanda. Nagbago na ang mukha nito. Buhaghag ang buhok. Itim ang nanlalalim na mga mata. At namumula sa ugat ang puting bahagi ng mga mata nito. Sobrang nagulantang ang dalawa na nagunahan sa pintuan palabas. Mabilis na tumakbo sina Lolo Renato at kaibigang si Edgar. Nagtataka si Lolo noon dahil daw hindi makatakbo ng maayos ang kaibigan. At ang sabi nito, masyadong lupak ang daan at maraming mga parang tinik na halaman o makahiya. Samantalang, para kay Lolo Renato, wala naman siyang nakikitang ganon sa dinadaanan nila. Hinatak na lamang ni Lolo ang kaibigan. Hindi na sila lumingon pa kasi ayaw na nilang makita ang hindi dapat makita. Dumating sila doon sa likod ng sound system. Mag-aalas 6 na. Hinihintay sila ng kabarkada nilang nagtataka kung saan sila galing. Kinuwento nila ang lahat ng nangyari at nabanggit ng kaibigan nilang taga doon na meron ngang matandang babaeng pinaghihinalaan nilang aswang na nakatira sa liblib at malayo sa mga bahay-bahay. Buti na lamang at noong mga oras na yon, suot ni Lolo Renato ang medalyong sator. Kung hindi, baka may nangyari ng hindi maganda sa kaibigan nitong si Edward. Noong mga panahon din na ito, nagsisimula pa lang din palang mag-aral si Lolo Renato ng mga salita. Pero ayon kay Eliseo, buhay na daw talaga ang medalyon niya bago pa maipasa sa kanya. Early 2000, namaya pa si Lolo Renato dahil sa katandaan. Isinama sa kabaong niya ang kanyang medalyong sator. Hindi ko lang naiklaro o naitanong kay Eliseo kung bakit walang nagmana nito. Pero ang punyal, nasa bahay nila Eliseo. Dinadala niya ito sa tuwing lalabas siya para magsaka o di kaya gagabihin sa daan. Dahil nga gawa ito sa tanso, takot ang mga aswang dito. Sabi din ni Lolo Renato kay Eliseo, ay marami na ang nagkalat na medalyong sa Turkuno sa mga bilihan ng agimat. Mag-ingat daw tayo doon dahil hindi lahat ng agimat o medalyon ay nabubuhay at totoo.